Ay mga kabuhay, ang ating panoorin ngayon ay ang patungkol sa nag-viral na video sa social media. Ang patungkol sa isang babaeng estudyante ng UP na nagtatanong kay Brother Eli noong February 1, 2001 sa programang Ang Dating Daan Bible Exposition. So ito po ang kanyang katanungan mga kabuhay. Dapat po ba kaming lumaban against the red tag allegations or dapat magpasakop? Ano mo, dapat ka bang pasakop kasi na red tag ka kamo as part ng NPA? Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsan buo ko naging presidente ng UP, si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA na kalaban ng gobyerno. Yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva, yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino, may mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente, yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama? Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente ng UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko. Kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsan buo ko yan eh. Emmanuel Soriano, former UP president, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yung pinsang ko. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging adviser ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng kandida si ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron,
Ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Eh hindi ba ikaw, may gobyerno ka rin? Doon sa university mo, meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo? Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Eh tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yon. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kumbaga, Brad Eli. Eh dapat, alamin mo anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Yung mayor, pag pinakialaman ka ng governor, aba, nasa ibabaw mo yung governor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang governor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawak eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan yan ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindihan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit saang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, napakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP. Gago ka. Hindi mo sarili ang UP. Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong pumaris doon sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaraling ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas? Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ang pag-aaral mo. Tapos mami ang kote, mababalitaan nanay mo, nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang Armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Opo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, wag niyo ako sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano yon? Gaga. Pag babae na mahina ang ulo't walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat.